SMNI, Truth That Matters. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Live tayo ngayong Sabado ng umaga dito po sa ating palatuntunang Pinoy Legal Minds, June 10, 2023. Good morning sa ating mga kababayan na nakatutok po sa lahat ng ating mga palatuntunan at syempre sa ating pinakamamahal, kagalanggal at butihing pastor, Pastor Paulo C. Quiboloy na nagbigay ng pagkakataon sa programang Pinoy Legal Minds na magbigay po ng karapatan o magbigay po ng magbigay ng kaalaman at magturo po sa atin sa lahat ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa batas. At syempre, kasama natin ang ating partner sa public service na si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, mayang buntag. Hey, good morning MJ at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na sa ating pinakapaboritong pastor, si Pastor Apollo C. Quiboloy, and sa lahat po ng mga followers sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, murag nabaguhan matag... Bakit? Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-live ng... Yes. Siyempre, mas maganda yung live para matanggap natin ng live din, ang tanong yes, natin mga questions, live, mga fresh na mga questions na sagutin po natin yan on the spot dito po sa Pinoy Legal Minds. Kumusta ka naman Kuya Mark? Kumusta ang buhay-buhay? So far, so good naman, masaya sa buhay. And may ginagawang konting sa negosyo and of course in private practice. Oh, at saka ang dami nang nangyayari Kuya Mark ano, sa mga balita natin, sa politika, kailan lang yung Itbulaga nagkalasan, di ba? Yes, yun ang magandang pag-usapan natin ngayon kasi very interesting yung topic natin ngayon. Ang pag-usapan po natin ngayon yung about intellectual property. And intellectual property is actually related yun sa issues about Itbulaga, related yun sa issues yung mga show business, sa television, including news, itong mga programs mo natin, including yan, including yung mga kanta, yung mga music, yung mga movies, and mga teleserye, yun, related yan sa topic natin ngayon, ito yung tinatawag na intellectual property. Bago ang lahat Kuya Mark, live pala tayo sa ating mga television via SMNN News, sa ating mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Air at sa lahat po ng ating mga kababayan nakatutok sa lahat po ng ating social media stream. Aba, kung meron po kayong tanong mga kababayan, huwag po kayong magtubili. Ang ating pong text line, call line naka-flash sa ating mga screen at ang Zoom link Kuya Mark. Yes. Nandoon sa sa taas ba yan? Sa taas. Sa taas yan, just click lang and live. Pag-usapan po natin ano yung mga legal advice na gusto niyong tanungin dito po sa live sa Pinoy Legal Minds. Let's watch this, Kuya Mark, from YouTube. May tanong, blessed morning, Attorney Mark. Kailangan ko lang po, namatay yung kapitbahay namin. Walang kamag-anak, pero may kinakasamang babae na siya ang nag-alaga nitong buhay pa ito. Paano nabubuhay pa? Kanino daw mapupunta ang mga benepisyo? Yung mga benefits, mapunta po sa tinatawag na compulsory heirs. So kahit na yung babae nagsama sila, kahit ilang taon sila nagsama, hindi naman lupa yung asawa. Don't forget that. Kasi yung lupa, habang tumatagal, it can be ripened into ownership. As long as yung tinatawag na law on prescription. As long as walang titulo, nakatira ka dyan ilang taon, pwedeng maging titulo yan, maging ownership yan. But ang pag-aasawa, hindi ganun. Hindi ibig sabihin na nagsasama kayo 10 taon, 20 years, it can be ripened into yung tinatawag na marriage. So in this case, hindi siya matatawag na compulsory heirs yung kinakasama. Ang mga compulsory heirs, yung legal na asawa, yung mga legitimate child, yung illegitimate child, yung nanay, yung tatay, yun ang tinatawag ng mga compulsory heirs. Alright, maraming salamat Kuya Mark. Tako na tayo sa ating paksa Kuya Mark dahil mainit-init pa yung ating topic at mas marami makaka-relate dito. Kape. Mainit pa. So habang mainit, dapat natin pag-usapan. Kasi like kape, habang mainit pa, masarap. Mm. Kasi pag malamig na, iba na yung lasa. Aba. tama. Kuya Mark, dito tayo sa ating paksa. Intellectual property rights. Anong batas ang sumasakop ito kay Mark? Anong RA? Yung intellectual property law. So, ano yung tinatawag na intellectual property? Yung mga properties mo na galing po sa pag-iisip mo. Ano yun? Number one, yung trademark. Ano ba yung trademark? Yung mga logo, mga pangalan, yung titulo ng kanta. Yun ang tinatawag na trademark. Ang copyright, ito naman yung mga copyright, yung mga movies, mga music, yung copyright yan. And mga patent. Yung mga patent, yung mga inventions. Ibig sabihin, itong lahat ng mga creations galing po sa utak ng isang tao. And kailangan yan protektahan. Kasi ang property, hindi lang naman ang property lupa eh. Hindi lang ang property mga sasakyan, mga
mga mamahaling mga jewelries, kasama sa properties yung tinatawag na intellectual property. Property na galing po sa creation. Dahil po sa talent ng pag-iisip mo, nakagawa ka ng isang bagay. Intellectual property. Yes, yun yan. Di ba, Kuya Mark, may mga ano nito? Kumbaga, kung meron kang naisip, dapat mo ipa-register sa IPO, di ba? May ganun. So, kailangan ipa-register diyan. Kasi sabi ng batasa, the ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Yun yan. Kuya Mark, namanggit po ninyo ang trademark. Ano bang ibig sabihin nun? Yung trademark, yung pangalan ng tindahan mo, trademark yun. Pangalan ng brand mo, trademark yun. Ibig sabihin, it is a visible sign that distinguishes goods and services of an enterprise. Ano yun? Yung mga logo, yung mga pangalan. Ang trademark, pwede yung pangalan. For example, let's see, Itbulaga. Pangalan. Pwede. That is actually a trademark. Mm. Iba naman yung design. Nakalagay doon na magandang pangalan doon na Itbulaga na pabilog. Pag ano, no? Itbulaga. That is also a trademark. Iba din yun. Iba din yun. That's trademark. Ganon? Trademark yun. Yung title, tsaka yung, kumbaga, yung design. Iba yun. Logo is actually a trademark. So iba yung logo. For example, Pinoy Legal Minds. Mm. That is a trademark. Yung logo ng Pinoy Legal Minds is also a trademark. So ibig sabihin, iba yung registration ng logo, iba din yung registration ng pangalan. Aba, ganun yun pala yan. Yun. Yun yan. For example, dito sa program natin, SMNI. SMNI is a brand. Mm. It is a trademark. So pag may kumopya dyan na ginamit yung pangalang SMNI, that is in violation sa Intellectual Property Office. Bakit? Intellectual Property Law. Because SMNI is a trademark. Legal Minds is a trademark. Mm. Itong tubig na Galilee is a trademark. Parang ganun. Ibig sabihin, ang trademark, it is a visible sign. Pwedeng logo, pwedeng pangalan, yung mga pangalan ng mga fast foods. Mga fast food. Let's see, yung pinaka-common. McDonald's. Yan. Common. Yan, yeah. That is a trademark. Iba yung pangalan na McDonald's. Iba yung nakalagay na M na pagadon, pabilog na M, parang bundok. Mm. That is also a trademark. So pag pinaregister mo yan, Kuya Mark, iba yung registration ng words, tsaka iba rin yung sa logo. Ito ko. Pinoy Legal Minds. Mm. Iba yung pangalang Pinoy Legal Minds. Iba yung logo na Pinoy Legal Minds na may timbangan sa gitna. Di ba? That is a trademark. Yun ang ibig sabihin ng trademark. Sino po ba, Kuya Mark, ang pwede mag-register ng trademark sa Pilipinas? Ang pwede mag-register ng trademark, pwedeng natural person, pwedeng si Kuya MJ, pwedeng si Kuya Mark, natural person, pwedeng juridical person, mga corporation, like ABC Corporation, Tape Corporation, yan. Pwede yan. Ibig sabihin, pwedeng natural, pwedeng juridical. How about yung mga corporation na wala sa Pilipinas, yung mga foreign corporation? Yes, pwede. Pwede silang magpa-register dito sa Pilipinas, provided that mayroon silang tinatawag na resident agent. Yung resident agent na tumatanggap ng mga notices from the IPO, kailangan nandito sa Pilipinas. Malalim pala itong issue na to kayo, Mark. Yun yan. Masyadong technical, ano? Masyadong technical, but we will make it easy as possible para maintindihan po ng ating mga taong, sa taong bayan, lalo na yung mga common tao ng mga Pilipino. Kaya Mark, ang registration po ba ng trademark sa Pilipinas, gagana ba yan sa abroad? Hindi. Ang registration ng trademark is territorial in nature. Mm. Ibig sabihin, yung registration mo sa Pilipinas, protected ka lang sa Philippine law. So kung gusto mo yung pangalan mo ma-protektahan, for example, in Singapore, in Japan, kailangan magpa-registered ka rin doon. Kasi ang registration of a trademark is territorial in nature. Malupit. May mga tanong na ating mga kababayan, pero bago yan, Kuya Mark, dito muna tayo para hindi maputol yung ating momentum. Yeah. Paano malalaman, Kuya Mark, na ikaw ang owner ng trademark? Sabi ng batasa, this is a Supreme Court decision, latest jurisprudence. Mm. Ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Ibig sabihin, ang ownership ng trademark, kung sino yung naka-registered. Kasi ang we follow the first to file rule. Yun ang batas na ginagamit natin, first to file rule. Ibig sabihin, ang trademark, hindi yung kung sinong unang nag-isip ng pangalan. Hindi yung siya yung owner. Ang owner ng trademark
sino yung nagpa-registered sa Bureau of Trademark with the Intellectual Property Office. Yun yan. Alright. Ano ang mga certificate? Ano ba yung certificate kayo, Mark, of registration of a trademark? Ang certificate of the registration of a trademark, parang titulo yan ng lupa. Papel yan na proof na ikaw yung owner. Ibig sabihin, yung certificate of registration, it means pag na-issue yan sa'yo ng IPO, valid yung registration mo of the trademark. Second, yung registrant is the owner of the trademark. Ibig sabihin, evidence yan na ikaw yung owner. Ikaw yung may titulo sa pangalan na yan. Ownership of a trademark. And third, pag may certificate of registration ka, ibig sabihin, you have the exclusive right to use that trademark or that brand. So ikaw lang yung may exclusive. Kasi exclusive, walang iba. Kasi ang batas about trademark, yun, parang pag-ibig din to eh. Siloso. Siloso. Exclusive. Nasiingit mo pa talaga. Ano? So, tama. No? Exclusive. Parang exclusively dating. So in trademark, kailangan exclusive use of a brand. Ibig sabihin, kung ikaw yung owner ng brand na yan, kung kinopya ng ibang tao, that is may criminal or civil liability na yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Gaano ba katagal kayo, Mark, ang pagpaparehistro sa trademark? Matagal ho bang proseso yan? Actually, na-try ko yan kasi I tried to register yung pangalan natin, yung Pinoy Legal Minds. Mm. It will take 2 to 3 months. 2 to 3 months lang ang registration dyan as long as walang mag-oppose. Kung walang mag-oppose, pag-apply ka lang dyan, basta walang mag-oppose, it will take 2 to 3 months. But of course, yung certificate of registration, it will take time. Maybe mga 6 months to 1 year, yung certificate ibigay ng IPO sa'yo. But yung pagpa-registered, it will take 2 to 3 months. And bayad dyan, nasa mga 1,000 pesos lang to 2,000 pesos. Paano kung may mag-oppose kayo, Mark? At may nagsabi na, uy, amin yan, hindi yan sa inyo. That's why may mga konting hearing yan doon na sa IPO. So pag i-prove natin kung sino talaga ang... Sabi na batas, first to file rule. So sino una nag-file? Siya yung owner. So Kuya Mark, ang pag ganyan, matagal ang proseso. Siyempre, pag may mga dispute... May dispute, matagal. Parang kaso yan. Parang titulo yan. Kung sino bang owner ng lupa na yan. Parang ganon. So may mga hearing-hearing. Kasi kung may opposition, parang titulo yan naghatian kayo yung magkapatid sa lupa na yan. So parang ganon kung may opposition. But normally, sa mga yung mga bagong pangalan, wala naman nag-oppose. Alright. Para palang ang IPO, Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHIL, para siyang quasi-judicial din, Kuya Mark? Parang ganon. Parang ganon, with respect sa mga tinatawag na may dispute sa pangalan na sinong owner ng kuan na yan, sinong owner ng pangalan na yan, or logo na yan, or brand na yan. So pag-usapan doon kung sino talagang yung owner. Mamaya, may mga concrete example tayo, Kuya Mark, pag-uusapan. May tanong si Mario Benza, ano po bang kaibahan ng trademark sa copyright, Kuya Mark? Okay, trademark. For example, brand, that is a trademark. So for example, ABC Music, that is a trademark. ABC Music. Yung copyright, yung kanta. Okay, yung kanta. For example, may kanta, Bakit Ngayon Ka Lang? Kanta. may mga lyrics dyan. Lyrics sa... Copyright yan. Kung kopyahin mo yan, pwede kang madibanda kasi kinopya mo yung lyrics ng Bakit Ngayon Ka Lang. But yung producer, for example, yung brand ng music company, for example, ABC Music. ABC Music, that is a trademark. So yun ang trademark, ibig sabihin, visible sign. Visible sign that distinguishes goods or services of an enterprise, trademark. Ang copyright, protection of your expression in the form of yung mga literary, scholarly, scientific, or artistic work. Yung mga kanta, yung mga teleserye, yung mga movies, yun ang tinatawag na copyright. Alright, thank you, Kuya Mark. May tanong si Wela Santos. Ako ang nag-compose ng awitin o ng kanta. Dinagdagan niya lang ng 3 to 5 words, biglang co-composer na siya, Kuya Mark. Pwede bang magreklamo yun, i-reklamo yun? Kasali na agad siya sa words and music credit? Sabi ng batas, ha? Ang copyright, iba yun sa trademark. Don't forget that. Ang trademark, ang ownership, is through registration with the Bureau of Trademark of the IPO. Trademark yun. Ibig sabihin, you are the owner if you are the first to register, first to file rule, you are the owner of the trademark. Ang copyright, iba. Protection of a trademark starts from the moment of the creation.
hindi kailangan ng registration. From the moment of creation, may protection ka na sa trademark. So, but of course, kailangan na mas maganda iparegister mo pa rin yung copyright mo to prove that you are the original author of a copyright. Alright, si Maria Constantino kayo, Mark, ng Pasig. What if ginamit ng stand-up comedian ang logo ng company ko? Tapos iniba ng kaunti ang detalye, pero halata sa kulay ang design na logo namin na magkatunog pa rin at magkatunog pa rin daw yung kanilang brand name, Kuya Mark. Pwede ba namin kasuhan kahit sabihin na for entertainment lang? Yun ang tinatawag na what is your proof that you are the owner of that brand, of that logo? Kailangan mo nang ipa-registered mo yan. Kasi sabi ko nga, ang trademark, the ownership of a trademark starts from through registration with the Bureau of Trademark. Ibig sabihin, kailangan naka-registered yun sa'yo. Kung hindi naka-registered, kahit na nauna kang nakagawa ng logo na yan, tapos kinopya ang logo mo, tapos hindi naman naka-registered, wala kang cause of action to file a case. Malupit itong mga topic na ito, Kuya Mark. Ano ang term of protection sa trademark registration, Kuya Mark? Ang trademark registration, ang term of the protection is 10 years. 10 years as long as yung owner ng trademark o yung registrant submits to the IPO, yung tinatawag na declaration of actual use. Mm. So kahit na ikaw naka-registered, tapos hindi ka nagsubmit, may form yan sa IPO, declaration of actual use. So you need to file that within 3 years from the application and within 1 year from the fifth year of the anniversary of the registration. So dalawang beses yan i-registered yung declaration of actual use. Kasi kahit ikaw yung una naka-registered sa logo na yun o sa brand na yan, pero hindi, wala ka namang sinadmit na declaration of actual use, automatic pwedeng ma-cancel yung registration mo. Ganun pala yun, Kuya Mark. So kahit na ikaw yung owner, kung walang submission yun ng mga declaration of actual use, pwedeng ma-cancel yung registration mo. Oo, tandaan niyo po yun, mga kababayan. Ha? No. Si Pilar Lahog ng Cebu, good day po, Kuya Mark. Totoo ba na bawal gawing company logo ang signature ng isang tao? Sabi ko nga, yung logo, walang, ang proof na you are the owner of the logo, kailangan naka-registered yan sa IPO. Kung hindi yan naka-registered, you are not the owner of the logo, you're not the owner of the brand. Yun, iba kasi ang copyright. Don't forget, ang copyright, ang protection ng copyright starts from the moment of the creation. Copyright yun. But ang trademark, from the registration of the trademark with the Intellectual Property Office. Si Kim Karim, CDO, atin ang pasadahan itong mga tanong, Kuya Mark. Ano ang intellectual property rights ba ang protektado ng copyright? Ang copyright, sabi ko nga, yung copyright, yung mga original na mga movies, that is a copyright. Yung mga ginagawa mong mga video dyan sa TikTok, that is a copyright. Yung mga kanta, yung mga composition mo, yung mga tula mo, yung mga libro na ginagawa mo, gumagawa ka ng telenovela o gumagawa ka ng novela, that is a copyright. Ibig sabihin, yung copyright, protection of your expression in the form of literary, artistic, or yung mga scholarly works. Alright, thank you, Kuya Mark. Ano ang epekto pag hindi ka nag-file, Kuya Mark, ng declaration of actual use of trademark? Oh, sabi ko nga, pag hindi ka na, for example, owner ka na ng trademark kasi pinaregistered mo na sa Intellectual Property Office, may titulo ka na, may papel ka na, Certificate of Registration, but tunganga ka. Ibig sabihin, hindi mo, wala kang sinadmit na declaration of actual use. If you fail to submit a declaration of actual use with the Intellectual Property Office, automatic, ma-cancel ang registration mo. Magtaka ka na lang sa data ng Intellectual Property Office na wala na yung pangalan mo doon. Kasi sabi ng batas, if you fail to submit the declaration of actual use within 3 years from the application and within 1 year from the fifth anniversary of the registration, automatic, mag-cancel yung registration mo. So sino ngayon ang mas mabigat kay Mark? Trademark versus copyright? Anong iba yun. Ang trademark, title. Title. Brand mo. That's your trademark. For example, Kuya Mark. That is a trademark. Pina-registered ko yan. Kuya Mark. That is a trademark. So walang makakagamit ng Kuya Mark? Wala, ikaw lang. Ako lang yun. Oh, talaga? Kasi naka-registered yan. Sa Ipofil? Yes. Oh, naka-registered yan, ha? Yung Kuya Mark, yung Legal Minds, naka-registered din yan. Ha, di ba? Naka-registered yan. Ibig sabihin, yan ang trademark. But ang copyright, itong show. This is a copyright. This is our show. Yung movie, it's a copyright. Yung mga libro na sinulat natin, that's copyright. Yung tula, yung mga kanta,
yung mga love stories na mga nobela, mga movies, those are copyright. Ibig sabihin, iba yung copyright, iba yung trademark. But yung dalawa are all considered intellectual property. Right. Mamaya, yung Kuya Mark, pinakamatinding mga tanong dito bago tayo mag-break. Ay, after the break na lang natin ito pasadahan. May grace period, Kuya Mark, ba? May grace period po ba sa filing ng renewal of application? Yes, mayroon. Kailangan i-file mo. For example, kasi 10 years kasi ang expiration ng tinatawag na trademark. Kailangan i-file mo yan. For example, within 6 months before the expiration and within 6 months after the expiration. But may bayad ka lang ng surcharges, mga penalties. So ibig sabihin, you need to file it within 6 months. 6-month period before or 6-month period after the expiration. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.